Hey! Thank you for watching! Ngayon, ang ishare ko sa inyo ay ang masarap na chorizo de Cebu fried rice. Isa ito sa paborito kong fried rice. So, umpisahan natin sa mga ingredients. Ang una is isang pack ng chorizo de Cebu. Carrots, manipis at maliit ang paghiwa ko para madali lang siyang maluto, okay? Spring onion for topping. Garlic. At isa pang garlic kasi ang isa is for gisa and ang isa is for toppings. Ibabrown lang natin and ilagay sa fried rice. Gagamit din tayo ng cooking oil, asin, oyster sauce, black pepper, and 4 cups na cooked rice. Rice cooker cup ang ginagamit ko, okay? So, ang unang gagawin is kuha ka ng non-stick pan at magpakulo ka ng tubig at ilagay ang chorizo de Cebu. Pakuluan mo ang sausage or ang chorizo tapos ipopoke mo lang siya para lumalabas ang sarili niyang mantika kasi ibabrown natin yan gamit ang sariling mantika. So, gawin lang ang ginagawa ko, ganyan lang. At kapag nawala na yung tubig, ganito na siya, nagbabrown, kaya tusukin ng tusukin. Ewan ko kung ano yung proper term sa Tagalog. Basta ipopoke lang ng ipopoke. Kaya yan, para may sarili siyang mantika. At kapag nag-brown na lahat, isit aside lang ng mga 5 minutes kasi hihiwain natin yan. Katulad ng ginagawa ko dyan. Pagkatapos, isit aside at kuha ka ng pan at ilagay ang cooking oil. Once mainit na ang oil, ilagay ang onion at haluin ng konti at ilagay ang asin at halu-haluin ng mga 30 seconds or hanggang sa lumambot na yung onion. Once okay na ang onion, ilagay ang garlic at gisahin ng mga 30 seconds or hanggang sa mangamoy. Once okay na ang garlic, ilagay ang carrots at gisahin ng mga 1 minute. Isunod ang green peas at gisahin lang din ng mga 1 minute. After 1 minute, i-add ang chorizo de Cebu at halu-haluin ng mga 30 seconds lang para mag-blend in lang talaga yung lasa. Isunod ang rice at parang i-spread or hati-hatiin katulad ng ginagawa ko dyan at ilagay ang oyster sauce at haluin mabuti. I-add ang black pepper at haluin lang din ng mabuti. Once nahalo na, ilagay ang spring onion at patayin na ang apoy at isit aside. Pagkatapos, kuha ka ng isang pan at maglagay ka lang ng enough oil para i-brown yung isang garlic natin. Gisahin lang until golden brown. Once okay na ang garlic, i-drain lang ang oil and ready na siyang ilagay sa rice natin. Katulad ng ginagawa ko dyan for toppings. And it's ready to serve! Yung chorizo de Cebu natin, 16 pieces yon pero 8 pieces lang ang hinalo ko sa fried rice. So, ang ginawa ko na lang decoration yung natira. And that's it! Thank you so much for watching! See you next time! Bye-bye!